worldwide. Ayan, so may tutulungan na naman tayo ngayon, no? Gaya po ng sinabi ko, ay first time lang namin mag-meet nila ate, and may dala sila ng gamit ng pamilya nila, and ito po ay anak niya. So titingnan po natin kung anong ipapakita ng mga barahan, no? So ito po ay depende sa cards na mabubunot nila. Okay, so handa na kayo. Okay. So anong oras kayo pumila? Mga 8 nandito na po kami. Okay, so mga 8 nandito na sila, and time check. Gabi na po sila nabasahan kasi ayan. So kasi may mga tinutulungan nga tayo dito. So sila po ay matyagang nagpila. Yan, so ako din ay hindi pa ako kumain simula kanina. Teka, hindi kasi ako kumakain tip pag may nire-reading pa. So handa ka na? Okay. Bago lang pala na pangyayari to, hindi ko na sasabihin kung kailan. So, darling, we have 4 aces. Okay. So, this one. Travel and distance or paglalakbay. Big amount of money and success. Lahat na masasamaan dyan, this is a bad luck card. Happiness and love, life, relationship, at peace. Okay? So, ito po ay depende sa cards na mabubunot nyo. Now, I want you to focus, Marlene. I want you to pick one. Thank you. So, this is you. Cut the cards into three. So, ikaw to. Now, darling, I want you to focus. I want you to pick 7 cards of total lagay mo dito. So this is you. Pag may queen dito, mama mo na yun, ha? Mama mo. So solo lang siya dito. Sa pinapakita sa akin ng cards, solo lang mama mo, wala siyang kasama? Opo, mag-isa lang po talaga siya dun sa bahay na yun. Okay, sige, wait lang. Okay, so wala kasing tao dito, darling. So kung mapapansin mo, this is a sharp object, money kasi to. So dalawa ang nakikitang tao dito, pero yung mama mo is solo lang. Pero may dalawa ang pinakita dito. Hindi rin siya love triangle. Hindi lang naman to yung tinatawag. Hindi siya, sa pinapakita sa akin, solo daw yung mama niya nung gabi na yon. So, wala talaga siyang kasama? Okay. So, solo. And then, ito po ay hindi siya tinatawag na
na third party sa phone niya, baka hinanap yung phone. So, titingnan natin. Medyo naiintriga ako kasi solo daw siya. Hindi pa siya... Nabubulunan ako. Hindi ako makapagsalita na bigla akong nabulunan. Kasi parang dito sa gilid ko, dito sa likod ko, sa hita ko, basta dito na part, parang may tumuso na ganun. So, titingnan natin, ha? So, in short, parang tulog ang mama mo na yun. Kasi, paano may tumusok sa akin dito? Titingnan natin. Cut the cards in the tree. So, kayo po lahat ay kamag-anak? Kaibigan po. Best friend. Ay, ikaw best friend ka. Mm-hmm. Kuha ka, darling, ng 9 cards of total. Lagay mo dito. So, mama mo to, lumabas ulit. Lalaking mas bata. Lalaking mas bata. So, di ba sabi ko sa inyo kanina, may dalawang pinakita yung baraha? Okay. $4 na itim. Mga bata pa to. Pero $4 na itim. So, maaaring kilala yung mama mo kasi puro heart to. Ibig sabihin, taga doon to. Medyo naguluhan na naman ako. Kasi dito, mama niya, kanina may number 2 na sinabi, na may dalawa akong pinakita. So, kinonfirm ng baraha. So, this is a 2-jack. And parang kilala niya. $4 of dark kasi. Ibig sabihin, square room. So, ibig sabihin, pinasok yung mama mo. Hindi pa naman yun. Sige, tingnan natin. Ha? Wala bang force entry sa ano niya? Sabi lang po sa amin, ano po, inside job mo. Titingnan natin. Kasi hindi sa pilitan yung ano. Titingnan natin. Basta ito po ay $4 of dart. And then this one is a representation na kilala ng mama mo. So maaaring nakasal na mukha kasi puro heart niya. Pero hindi yung third party involvement, hindi yung relasyon. Cut the cards into 3. Kuha ka na. Last 12 cards of total. Lagay mo na ito. Huwag ka magmadali. Take your time.
sharp object. When you say sharp object, matulis na bagay. Nag 50-50 pa mama mo. Oh. Ibig sabihin ng laban pa yan. Bad luck card. So, she's asking for justice. Diba sabi ko sa'yo lahat ng masasamaan dito. So, planado. May mga nawalang gamit sa kanya. Yes, pag nanakaw. Lalaking may kakilala. So, ibig sabihin, minanmanan itong mama mo that day. So, may kakilala siya. Ang dito kasi, ang representation, may mga nawalang gamit. Sharp object. So, ibig sabihin, sinaksak mama mo? Opo. Ilang beses sinaksak mama mo? 17 po. Oh my God. For sure, madaling araw to or gabi. Opo. Sino nakakita sa kanya? Gano'ng kalapit ang mga bahay? Building po siya. Yung parang MR, ano? Parang siyang apartment po. Building po siya na dati sa mga sundalo. Tapos, ano po, sa isang floor po, tapat-tapat po siguro 10 kada, ano, pag hallway, tas hagdan. Para siyang tenement? Opo, tenement po. So, malabong walang nakarinig nito. Naka-full volume po yung TV. As in, nadyang full volume. Ay, sanay eh. So, kakilala na. Maaring kilala ng mama mo taga doon na pag nanakaw. So, posible ang tumira nito is maaring nakagamit. Kasi posible may pag nanakaw eh. So, dalawa lang yan. It's either pambisyo yan. Kasi hindi siya yung tinatawag na may third party involvement. Like for example, may kabit-kabit. Hindi eh. Wala eh. Talagang ano, intention magnakaw. Pero ang ano kasi nito, malapit lang doon. So wala kong nakakita talaga. Wala kong gustong mag-witness. Meron naman po dalawang bata. Kasi yung tinuturo po nila, yung boyfriend po ng mama ko. Totoo ba? Hindi po, malawo po. Kasi walang third party eh. Hindi siya emotion eh. She's asking for justice. So, ilang saksak? 17. So, may picture kayo? May mama. Nung pinagsaksak siya, pati yun niya. Na-imbestigahan na yung boyfriend niya? Opo, pero okay na po. Ngayon, wala. Hindi siya nakikita ko. Mm-hmm. Doon naman mo naman yung brightness ba? Ah, nakataob siya. Nakadapa po. Nakadapa siya. Parang tagilid. So, dito nga, no? Tagilid. Nakatagilid siya. Linawan mo. Na. Nag-adjust ako. Gaano kalaki ang kwarto niya? Maliit lang po. Parang hatiin niyo po ganito. Ah, imposible mo lang makakarinig nito. Tingnan mo. Sa isang bahay po kasi 3 kwarto. So sa isang bahay, sa isang parang palapag, sa isang hallway, parang 3? Mga 5 po. Ganyan, dikit-dikit, tapat-tapat po. So imposible ito. Kailan siya nangyari? August 14 po. August 14 lang nangyari. Ano tayo ngayon? 23. So, ano sabi ng mga police? Wala pa nga pong updates eh. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga dito sa ano. So, ba't pa sila lalayo? Inandoon lang. Yung nga po yung inaano na, inaantay pa daw po nila yung update ng Soho. Kasi, oh, makikita mo dito. Hindi love life ang nakita ko dito, hindi selos. It's kasi money to eh. So, anong mga nawala sa kanya, darling? Sa paluwagan po nila, si mama po. How much is that? 15,000 po yung unang hawak niya, yung mga unang nagbayan po.
Tapos yung ano po, yung listahan po ng mga pautang. Tsaka yung kontrata po ng bahay. Sinlang na po kasi. Bakit pati kontrata ng bahay? Hindi naman mabibenta yun. Hindi po, kasi ano po, yung may-ari po nung tinitirhan niya, sinakasanda sa kanya yun. Ah, okay. Katapat niya po ng kwarto. Kasama niya sa loob ng... Something fishy. So, ito ay, naman ko, pero ang hirap kasi talaga ng hustisya sa atin, no? Kasi kahit nandyan na, parang, ang hirap abutin. Okay? So, pagkikita ulit tayo, babalikin ko kayo. Basta ang sabi dito, hindi siya yung love triangle, kundi may kinuha talagang gamit. Ganyan. Tapos, wala akong, yun nga, sharp objects. So, ibig sabihin, biglaan, matulis na bagay. So, ngayon ko lang naman nakita yung picture niya na pinagsaksak, sasaksak. Malaking bagay yung mga taong nasa paligid na nandoon. Kasi, dikit-dikit naman siya, di ba? Yes po. So, imposibleng, hindi ba sila nagtaka nung time na yun na ang lakas ng volume ng TV? Wala man lang bang sumili? May kumatok po. And then? TV lang po yung narinig po talaga nila. Tapos, bakit ang pinagbintangan yung boyfriend ng mama mo? Tinuro ko ng ano, taga dun po. Baka tinuruan niyo. Sa isang compound po kasi, magkakamag-anak po sila. Si mama ko lang po yung naiibang tao. I see. Saka yung boyfriend na mama niya, siya yung ano, unang nakakita sa mama niya po. Yung boyfriend po. Tapos siya yung tinuro kasi siya yung muling nakakita. Parang siya yung prime suspect kasi siya yung nakakita sa bangkay. Okay. Pero tinanong ba kung nasan siya noong time na yon? Opo, dinimbestigahan din naman siya ng pulis. Na-absolto siya? Opo. So, pauwi siya, yun yung nadatnan niya? Hindi po. Pinuntahan niya. Pinuntahan niya talaga kasi hindi pumasok ng buong araw po. Okay. So, kaya siya pumunta doon noong time na yon. Kaya nalaman na ganun ang sitwasyon ng mama mo. Well, kababalikin ko kayo, hindi pa tayo tapos. Okay, subukan natin yung pagtawid. Sige po. Yan, so maraming salamat po, Ann Gantar. Thank you.